na matulog sa gabi at yung partner mo, siya ay sobrang maadik sa pagmamahal sa iyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano siya maadik ng gusto sa inyo. At siya ay magmamahal or mamahalin kanya ng gusto and maadik at hindi siya magsasawang mahalin ka kapag ito ay inyong ginawa sa kanya. Sino ba namang ayaw? Lahat naman tayo ay naghahangad na mahalin tayo yung walang, yung tipong hindi magsasawa sa pagmamahal or maaadik sila sa pagmamahal sa atin. Lahat naman, lalong-lalo na tayo mga babae. So, gustong-gusto talaga natin na mga babae na minamahal tayo ng todo. So, isa na ako doon. Isa na ako doon na ang sarap ng pakiramdam kapag alam mo sa iyong sarili na mahal ka, ikaw lang yung minahal niya at pinaparamdam talaga sa iyo na ayaw niyang mawala ka sa kanya. So, ito ngayon ang aking ituturo sa inyo upang ipaparamdam ni partner mo na ayaw niyang mawala ka sa buhay niya and talaga namang aalagaan niya ang inyong relasyon upang hindi masira kahit na mag-away man kayo, ngunit hindi ito bibitaw sa relasyon ninyo. So, ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae, and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. And sa materials na ating gagamitin dito, ang materials na ating gagamitin dito is napaka-simple lamang. So, kailangan mo lamang dito maghanda ng puting kandila kahit na ito ay gamit na or bago. In any shape naman po ng kandila, pwedeng-pwede. Importante, ito ay puting kandila po. Gamit or bagong kandila, pwedeng-pwede mong gamitin dito. Ngayon, kapag ready na ang kandilang ito, ay pwedeng-pwede mo nang simulan kapag okay ka na and ready ka na. Kailangan lamang na buo ang inyong loob sa paggawa and positive kang tao, buo ang inyong paniniwala and hindi ka nagduda sa isang ritual na inyong gagawin. And kailangan na gawin mo itong mag-isa and walang dapat na nakakaalam. Dapat ikaw lamang mag-isa at hindi mo ito dapat ipapaalam ng kahit sino at mag-isa ka lamang dapat magandang or tahimik ang lugar na inyong dapat gawan ng isang ritual. So, ganito ang inyong gagawin. Una, sindihan mo ang inyong kandila sa gabi. Sa gabi po, bago ka matulog. Yung hindi ka pa nakahiga, dapat ay nakaupo ka pa lamang sa iyong kama or sa iyong upuan doon sa loob ng inyong kwarto at maglagay ka ng kandila, sindihan mo ang kandila at ilagay mo doon sa iyong mesa and ilagay mo din sa may lagayan yung kandila upang hindi masunog ang inyong mesa. So, ang gagawin mo, sindihan mo at umupo ka sa upuan ng inyong kwarto and nakaharap ka sa inyong mesa na nakatirik yung kandila na nakasindi na. So, ang gagawin mo, focus. Mag-focus ka, titigan ang ilaw ng kandila or titigan ang apoy ng kandila. Titig na yung isipan mo is yung partner mo. So, ayun. So, ayun, i-visualize mo. Isipin mo ng gusto yung target mo. Kung sino man yung target mo. Ex mo. Yung partner mo sa ngayon. Asawa. Girlfriend, boyfriend, kailangan na sa pagtitig mo sa apoy ng kandila, dapat yung mukha niya ang nakikita mo. Or di kaya'y buksan mo ang iyong cellphone at titigan mo yung larawan niya doon
sa iyong cellphone or sa social media niya, and titigan mo ng husto sa kakatumitig sa apoy ng kandila upang mas mukha niya ang iyong nakikita. At saka mo sambitin ang kanyang pangalan ng 3 beses lamang at sabihin mo sunod-sunod na pangalan niya at apelyido na pagkasambit mo. Sunod-sunod po, pangalan, apelyido, pangalan, apelyido, pangalan, apelyido, at sabihin mo, maaadi ka sa sobrang pagmamahal sa akin. So, ganun lamang kasimple, kailangan na hindi lamang basta-basta na ibigkas or sasabihin, dapat po ay galing po sa iyong puso. Kailangan po ay taimtim. Taimtim na pagkasabi, at kung gusto mo na dagdagan mo yung mga sinasabi o kahilingan mo, so pwedeng-pwede po, dapat po ay nakapag-focus ka lang po dapat dito sa apoy ng kandila. So mula sa inyong puso at positive lahat yung mga sinasabi ninyo, gawin ninyo ito upang yung target ninyo, yung mahal ninyo sa buhay, yung partner ninyo, boyfriend, girlfriend, asawa, kalipin, ay ma-addict siya sa sobrang pagmamahal sa inyo. So, gawin mo ito kahit gabi-gabi, pwedeng-pwede po, as long na gustong-gusto ninyo. And pwede naman kahit hindi gabi-gabi, pwedeng twice a week, pwedeng-pwede siya. So, kung gusto ninyo na mas maramdaman niya or mas ma-addict siya sa inyo, pwedeng gabi-gabi. Mas maganda na gabi-gabi, and focus po dapat. Magsindi ka lamang ng kandila at kailangan na focus po dapat. Focus at mula sa inyong puso. So, ayun, kailangan na malakas yung vibration and yung energy ninyo, and kailangan na hindi po kayo nagduda. So, kailangan na mas palakas sa inyo pa ang energy, dahil ang kandila, isa din ito sa magbibigay ng malakas na energy sa inyo, ang kandila. So, dagdagan niya yung energy mo, and kung nakapikit ka, tapos nakasindi yung kandila, is mararamdaman mo talaga yung energy mo habang gumagawa ka ng ritual. So, again po, gawin mo ito ng anytime, any day. So, kahit anong araw, pwedeng-pwede mo siyang simulan as long na malakas yung paniniwala mo, and sa tingin mo ay gustong-gusto mo talaga siyang gawin. So, gawin mo na walang pag-anlilangan. Malaking tulong ito para sa inyo, at kailangan na mula sa inyong puso lamang ang paggawa nito. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At mas lalong huwag natin ito laging isipin na may ginawa tayo. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.